Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang kondisyon ni Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So dalawang linggo na nga lamang po ang inaantay natin at magaganap na ang bigating undisputed title fight sa pagitan ng ating pambato na si current IBF and WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales at ng undefeated 4 Division World Champion na Oya Inoue. At kahapon lamang po ay pinasilip ni Inoue sa kanyang social media account ang kasalukuyang kondisyon ng kanyang pangangatawan dalawang linggo bago sumabak sa bakbakan. Kapansin-pansin na nasa top condition na ang binansagang halimaw ng Japan, kung saan batak na ang katawan nito. Isang senyales na handang-handa na talaga itong sumampa ulit sa ibabaw ng lona bago magtapos ang taon na ito. Habang si Tapales naman ay puspusan lang din ang pag-eensayo sa Baguio City, inaasahan din na tutungo na ito sa bansang Japan sa lalong madaling panahon upang makapag-adjust agad sa oras at klima doon. Habang ang former world champion and current WBC Super Bantamweight No. 1 mandatory challenger Luis Neri ay sinabing nag-aantay lang daw siya sa mananalo kay Inoue at Tapales. Kaya naman nakaabang din talaga ito sa bakbakan ng dalawa. Nanggagaling po sa isang matinding panalo si Luis Neri, kung saan tinalo nito via second round knockout ang ating pambato na si former world title challenger Froilan Saludar nitong buwan ng Hulyo lamang. Inaasahan na agad ipag-uutos ng WBC na depensahan kay Luis Neri ang titulo ng mananalo sa Inoue versus Tapales. Sa kabilang banda naman mga idol ay dalawang araw pa nga lamang po ang nakakalipas magmula ng talunin ng former WBC Featherweight World Champion Mark Magnifico Magsayo ang Meksikanong si Isaac Avilar via third round knockout. Subalit hindi na po nag-aksaya pa ng panahon si Magsayo para magpahinga at magbakasyon muna. Ito po ay dahil balik ensayo na ulit ito ngayon mismo. Nasa gym na po kasi ulit si Magnifico para mag-training. Isang patunay lamang ito na disidido talaga si Magsayo makabalik sa tuktok ng boxing at maging isang 2 Division World Champion sa lalong madaling panahon. Samantala, ayon naman po sa former World Champion and boxing legend Timothy Bradley, ay kumpiyansa umano siya na kayang-kayang talunin ang current Unified Welterweight World Champion and pound for pound King Terence Crawford, ang kasalukuyang undisputed Super Middleweight World Champion Canelo Alvarez, kung sakaling magtuos ang dalawa sa hinaharap. Giit ni Bradley na sadyang lamang lang daw talaga sa talento at skill si Crawford kay Canelo. Yung mga ginawa umanong pambubuli ni Canelo kay Jermell Charlo ay hindi uubra kay Crawford. Punong-puno pa din ng debate ang usapin na yan hanggang ngayon. Dahil tandaan po natin na kailangan umakyat ng tatlong division ni Crawford kung gusto niya talagang sagupain si Canelo. Iba po kasi ang lakas ng mga suntok sa welterweight division at sa super middleweight division. Pero kung sakaling matalo ni Crawford si Canelo sa mismong division ni Canelo, ay panigurado na po na mapapasama si Crawford sa listahan ng pinakamagagaling na boksingero sa buong kasaysayan ng boxing. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng mga